lang sa'yo. Ito na, emergency. Irene. Irene, I'm sorry. Please let me explain. Tsaka na tayo mag-usap. Sa'yo? Huwag tiis lang. Kailangan natin linisin yan. Mico! Mico, anak ko! Mico! No! Ano nangyari sa anak ko? Unconscious pa ngayon si Mico. At mataas ang lagnat niya. I don't know what's the cause as of now. But we will do everything just to keep him safe. Excuse me. Jaime. Huwag dito, Lucy. Jaime, please, I just... You put my son in danger! Do you really think I'd like to speak to you right now? Ano? Sige, pupunta ako dyan. Babe, huwag kang mag-alala. Magiging okay si Mico, ha? Tara, kailangan mo umalis. Si Mico sinugod sa ospital. Pero Natoy, huwag mo mong iwanan dito mag-isa. Tumawag na ho si Natoy. Papunta na siya dito. Papunta na rin daw yung doktor, sabi ng nurse. Alalaman na rin natin kung anong kalagayan ni Mico. Tay, ate, kamusta si Mico? Anong balita sa kanya? Wala pang resulta ang doktor eh. Sana okay ang pamangkin mo. May awan, Diyos. Lara, pasensya ka na. Yung anak ko tinakbo sa ospital, kailangan kong puntahan yun. Pero Natoy... Ganto na lang. Sige, sumama ka sa akin sa ospital. Para mapacheck up na rin natin kung bakit talaga nahihilo. Pati ang sugot mo. Clara, kailangan natin malaman kung bakit nangyayari sa'yo yun. Tupi! Anong? Oh, na. May, kain na muna kayo para hindi kayo malipasan ng buto. Ano talaga? Patay. Kung bakit nangyayari yan mismo sa doktor. Ano, halika na. Hindi, sige. Mauna ka na. Konting pahinga lang to. Magiging okay din ako. Sigurado ka? Oo, sige. Mauna ka na. Sigurado ka, ha? Sige, nahalis na ako. Irene, I'm sorry. Hindi ko alam na magkakaganito. I just wanted to spend time with him. At ipakita sa kanya na mahalaga siya sa akin. I mean, please believe me. I only wanted to be a father to my son. Ito yung tamang panahon, Jaime. Okay.
Clara, magkasama pa rin ba kayo ni Natoy? Kanina. Pero isang tawag lang ni Irene. Nagkukumahog na siya. Isang lulawa ng anak-anakan niya. Hanggat hindi ko nasasabi kay Natoy na magkakaanak kami. Habang buhay na nang baho maiinggit sa buo at masayang pamilya ni Irene, na dapat tinatamasan ko rin kami ng anak ko. Clara. Mamahal. Gusto ko nang sabihin kay Natoy na magkakaanak kami. Gusto ko rin yung gusto mo. Pero kailangan natin pamplanuhan ito. Eh, paano kung matuntun ng ama mo si Natoy? At pagtangkaan ang buhay niya. Eh, pareho natin hindi gusto to, hindi ba? Alam ko nahihirapan ka na. Pero, andito lang ako sa tabi ko. I will help you. Till the end. Understand? Maliwanag po. Ay, nakalimutan ho po ba kayo? Ikaw yata ang minakalimutan. Ako. Tay? Kung hindi ka pa nagkamali ng sagot, hindi pa pala tayo magkakausap. Kung akala mo nakalimutan ko na ang kawalangya ang ginawa mo, nagkakamali ka. Bakit kasi ayaw mong aminin kung sino ang ama ng pinagbubuntis mo? Bakit mo siya pinagtatakpan? Aminin mo na! Sino siya? At bumalik ka na rito sa atin. Kung ayaw mo kalad ka rin kitang pabalik. Clara! Clara! Kung akala mo na isahan mo ako, Clara, magkakamali ka. Gagkalugarin ko ang buong Pilipinas, matagpuan ka lang. At ibabalik kita sa katapat mong kalagyan. Tapos ng ginawa mo, may gana ka pa magpakita. Alam ko kung nagkamali ako nung iniwan ko sila ni Irene. At nagsisisi ho ako. Kala mo ganun kadali lang yan? Palibasa, hindi mo alam ang pakiramdam ng iniwan. Binangon ni Irene ang sarili niya. Binuhay niya yung anak niya nang wala ka. Kung may bala kang gulin ang buhay ng anak at ng apo ko, huwag ka na magtangka. Juan. Magdoming, nagbalik ako para sa kanila. At hindi ako papayag na hindi makita muli ang anak ko. Sige na, Magdoming. Bigyan niyo ako isa pang pagkakataon. Wala kang babalikan kung wala kang iniwan. Kaya mas mabuti pa. Balis ka na. Magdoming, sige na. Diba sabi ko, umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na! Magdoming. Magdoming. Bakit ba nagugulo ka naman? I guess I deserve that. For all my wrong decisions in the past. For my stupid choice na makisama ang anak ko without asking permission. I almost put my son in danger. Pero gusto ko maintindihan ninyo. Ama lang ako na gusto makasama ang anak niya. I just hope that one day, mahanap na sa puso niyo ang kapatawaran. Naintindihan ko pinanggagalingan mo dahil ama rin ako. At hindi ko kayang malayo sa akin ang aking anak.
Pero bago mo sabihing ama ka, kailangan mong magpakaama. At pagsikapang maging karapat, dapat kang tanggapin at patawarin ang pamilyang iniwan mo. Mrs., nag-progress sa lagdat ang upo ni Mico dahil sa naging exposure niya sa viruses at lamig. At kakailangan niya talaga ng complete bed rest para makarecover siya. Salamat, Tok. Buti naman okay na lagay ni Mico. Natoy. Say sorry. Natoy. Buti nandito ka na. Okay na lagay ni Mico. Dito ka na, yun ang mahalaga. Ligtas at magkakasama tayong tatlo. Salamat naman sa Diyos at maayos na kalagay ng apo ko. Okay na siya. Sabi ng doktor, maayos na. Sabi ko naman sa inyo eh. Kayang-kaya ni Mico yan. Kahit bulinggit yan, astig yan, ay. Jaime, naintindihan ko. Gusto mo makita ang anak mo. Pero pwede ba? Bigay muna natin ang oras ito para sa kanyang pamilya. Sa aming pamilya. Naintindihan ko. O, ano pa rin natin? Excuse me. Fang na tayo. Mama. Mico! Mama, Daddy, di ba po birthday pa rin po ni Lolo Tay? Uy, naalala ng apo ko. Siyempre po, Lolo Tay. Happy birthday, Lolo Tay. Salamat na po. Salamat din sa inyo, ah. Sorry po. Kung hindi po dahil sa akin, sana po nakapag-celebrate pa po tayo sa birthday ni Lolo Tay. Oo. Sino nagsabing hindi tayo magsa-celebrate? Oo nga, Mico! O yan, o, may papansit ako. Siyempre, kailangan natin celebrate sa birthday ni Lolo mo. At may paputo pa. Kumain na tayo. Para po sa mahaba at masayang buhay ni Lolo. Salamat po. Oo, yay! Salamat. Siyempre, para sa mahaba at masayang buhay ni Mico. Yay! Kain na na! Tara, kain na! Ayun! Ito! Ayun! Beka, alam mo naman pansit ang paborito ko eh. Pahingi po. Oo naman na po! Ito, ito, ito pa puto. Pansit ba gusto mo? Puto ka na. Kailangan kong pwersa ng kami ni Natoy. Gagawin ko. Mahal. Oo. Wala naman palang binakbatsang Jaime na yan sa'yo eh. Talagang asawa Aray ko. Kahit patpatin, may tinatago ka rin kamachohan eh, no? Ikaw naman, oh. Pinagtanggol ko lang naman yung apo at anak natin, ah. Eh, pero pinagsisiyan ko na yon. Eh, kahit naman habang buhay ko siyang saktan, hindi na mapapayo yung sama ng loob na binigay niya sa anak natin. Habang buhay? Talagang habang buhay, ha? Eh, di bali-bali na buto nun. Ikaw talaga, oh. Ang punto ko lang naman, eh, hindi ko na uulitin yon. Ipagtatanggol ko yung apo at mga anak natin, pero hindi para dumating sa mananakit pa ako ng kapwa. Eh, ano lang ang pagkakaiba natin sa mga taong nanakit sa atin, di ba? Kap-
Kapitan. Si Clara po. Wala si Clara. Nasaan po? Sinabi nang wala si Clara, leche! Pasensya na po. Sige ho, nagtatanong lang po. Mauna na ho ako. Oh, lumayas ka na nga! Sige po. Wisit! Meron daw impormasyon yung mga pulis tungkol kay Pilar. Maaari ka maituro ano mang oras. Wala akong panahon sa mga pulis patola na naglilimos lang ng silbi sa bayan ito. At ito, tandaan mo, walang kahit sinong pulis ang maglalakas ng loob na hulihin ako. Itang, paano kung... Ang uunahin ko ang anak ko! Kuha ko sa'yo, ang atupagin mo ay yung mga koneksyon natin sa Bulacan. Kailangan magkaroon tayo ng kasangga doon para masaling na natin yung Natoy na yan. Sige, Tang. Sige, lumayas ka na! Hoy, ang tagal mo naman dyan. Bilis. Hoy, aalis ka? Kung kailan naman first time kong bumisita dito sa bago mong apartment, saka ka may lakad. Yung totoo, friend mo ba talaga ako? Gusto mo lang nakausap. Sa susunod kasi, mag-text ka. Para naman makapaghanda ako. Ipasalubong pa kita sa banda eh. Aba? Palaban ka ah. Sandali. Ba't parang may iba sa aura mo ngayon? Pumunta ako ng gera. Ha? Gera. Kung saan alam ko akong mananalo. Dahil handa ako. At kumpleto ang aking mga bala. Gusto ko din po ng pizza. Yung super, super laki! Nako, spoiled. Jaime, di ba napagsabihin ka na ni tatay na huwag ka na magpapakita sa amin? Pero, Irene, gusto ka na makita si Mico. Jaime, utang na loob. Pabayaan mo na kami. Baka magkagulo na naman dito. Bakit niyo po inaaway si Parts, Mama? Friend ko po siya. Wala naman po siyang ginagawa sa akin masama eh. Anak, mag-usap na lang tayo sa pag-uwi, ha? Pero Mama, promise niyo po, bibisita po ulit si Parts sa atin. Gusto ko po siya maging kaibigan eh. Gusto ko din po siya makita ulit. Please! Please, Mama! Sige, anak. Nagpa-promise na si Mama. Yay! Thank you, Mama! I love you palagi! Tatawagin ko muna si ate, ha? Hindi si Mama ang sadya ko dito na itetay. Si Natoy. Maimportante akong sasabihin sa kanya. Bakit nandito ka, Clara? Mang, nandito ho ako. Tungkol doon sa pinag-usapan natin sa telepono. Tetay, may gagawin ka pa sa kusina, hindi ba? Gusto niya ng privacy, Tess. Sige. Di ba napag-usapan na natin ito? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Mang, hindi porkit sinabi mo. Basta-basta na lang ako makikinig. Naiinip na ako. Ayoko nang maghintay. At hindi porke gusto mong gawin, eh gagawin mo. Hindi mo gugustuhin na kaaway ko, Clara.
plano ko masusunod. Naintindihan mo ba?